Hello, mga bata! Kamusta kayo? Ako si Titoy, ang pambansang puppet! I love you! Tara na! Impact Online Sunday School time na! Yay! Sunday School! Ready na ba kayo? Oh, andyan na pala kayo! Good morning, kids! Welcome sa ating Impact Online Sunday School! Ako si Lovely. At ako ng Bachelor D. At kami ang makakasama nyo ngayon sa ating Online Sunday School. Para simulan ang ating Impact Online Sunday School, tawagin na natin si Teacher Michelle para sa ating prayer time! Hi kids! Good morning! When we pray, we close our eyes, bow our heads, fold our hands together, and think about God. Let's pray. Lord Jesus, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na muli po ninyo kami pinagsama-sama upang makinig ng inyong salita. Lord, panalangin po namin na marami pang bata ang makakinig sa inyong mabuting balita, Panginoon. Patnubay at gabayan po ninyo ang bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming thank you, Teacher Michelle. Ngayon naman ay sabay-sabay natin papulihan ang Panginoon sa pamamagitan ng pagkanta at pagsaya. Para sa ating Yung Isa! Yes.
siyang ating mga isipan. May ilang mga statements kaming ibibigay sa inyo at sasagot lang kayo ng tama o mali. Ano, ready na ba kayo? Game! Number 1, dapat ba tayo magpakontrol sa inggit at galit? Dapat ba tayong magpakontrol sa inggit at galit? Tama o mali? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay! Number 2, dapat ba natin gawin ang ating mga gusto na hindi maganda sa mata ng Diyos? Dapat ba natin gawin ang ating mga gusto na hindi maganda sa mata ng Diyos? Tama o mali? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang answer mo ay mali, very good! Number 3, dapat ba tayong magtiwala sa Diyos at piliin na gumawa ng tama? Dapat ba tayong magtiwala sa Diyos at piliin na gumawa ng tama? Tama o mali? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay tama, magaling! Number 4, kahit ano pa ang ating pinagdadaanan, ipaubayan natin ito sa Panginoon. Kahit ano pa ang ating pinagdadaanan, ipaubayan natin ito sa Panginoon. Tama o mali? 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay tama, very good! Mga kaipa-kids, nakapagsenda pa kayo ng iyong mga memory verse videos natin last Sunday? Talaga? Tara, panoorin natin! Psalm 37:9. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Psalm 37:9. Psalm 37:9. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Psalm 37:9. Psalm 37 verse 9. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Mga awit 37 verse 9. Ang nagtitiwala kay Yahweh ay mabubuhay, ligtas sa lupain, at doon tatahan, ngunit ang masama ipagtataguyan. Mga awit 37 verse 9. Awit 37 verse 9. Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Mga awit 37 verse 9. Psalm 37 verse 9. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Psalm 37 verse 9. Mga awit 37 verse 9. Ang nagtitiwala kay Yahweh mabubuhay ng ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masamay pagtatabuyan. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Psalm 37 verse 9. Mga awit 37 verse 9. Ang nagtitiwala kay Yahweh mabubuhay ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Mga awit 37 verse 9. Ang niniwala kaya mabubuhay na ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masamay pinagtatabuyan. Psalm 37 verse 9. For
those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Mangawit 37 verse 9. Ang naniniwala kay Yahweh ay mabubuhay, ligtas sa lupain ito at doon mananahan, at ang masama ay pagtatabuyan. Psalm 37 verse 9. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the world will inherit the land. Psalm 37 verse 9. Alam ko, sabik na kayo para sa ating bagong story ngayong araw na ito. Kaya halika na, tawagin na natin si Titoy para remind tayo sa rules! Rule number 1. Umupo ng maayos at maghanap ng komportable na pwesto. Yay! Rule number 2. Rule number 2, makinig ng mabuti, huwag mag-ingay, at mamaya na makipag-usap sa katabi. Okay? At rule number 3, enjoy! Yay! Thank you, Titoy! Oh, hindi na namin patatagalin pa. Tawagin na natin si Teacher Arlyn para sa ating Bible Story Time! Isang mapagpalang araw, mga kids! Ako po si Teacher Arlyn, isa ako sa mga friends din ng Impact Church. Kumusta na po ang inyong mga online classes? Naway sa anumang pagkakataon, sikapin nating makakuha ng ating matututunan kahit pamalayo tayo sa isa't isa. Handa na po ba kayo? Thumbs up nga po sa lahat ng mga handang makinig. Ang Bible ay nagpapakita sa atin kung sino si Jesus at gaano siya kabuti sa atin. Magbalik tayo sa nakaraang mga pangyayari sa Bible kung sino ang ipinadala ni God upang tulungan tayo makagawa ng kabutihan. Sila po ang unang mga tagasunod ni Jesus. Nagpaalam siya sa kanyang mga unang naging tagasunod upang pumunta sa langit. Sinabi niya na manatili muna sa Jerusalem. At doon, hinintay nila ang parating na pangako ni God sa kanila. Tinanggap nila ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang siyang nagbigay ng kapangyarihan upang ang mga tagasunod ni Jesus ay makagawa ng kabutihan. Ang sabi ni Jesus, kayo ay magiging saksi mula Jerusalem hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Gayun naman tayo ay naabot ng mga naunang tagasunod ni Jesus dahil sa Holy Spirit. Binigyan niya tayo ng kakayanan upang gumawa ng kabutihan. Ang tawag sa mabubuting gawang ito ay ang fruit of the Spirit. Ang ating pong topic ay the fruit of the Spirit. Tutunghayan natin ang ilan sa mga katanungan. Number 1, who? Sino ang nagkaloob ng Spirit? Kailan ito ipinagkaloob sa atin? Ano ang fruit of the Spirit? Paano ito makikita sa buhay natin? And bakit kailangan natin ang Holy Spirit? So sa number 1 na question, who? Sino ang nagkaloob ng Spirit sa atin? Ang fruit of the Spirit ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Tunghayan natin ang number 2 question. When? Kailan ito ipinagkaloob sa atin? Ang fruit of the Spirit ay ipinagkaloob sa atin nang simulang tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Ito ay nagsisilbing selyo o tatak na tayo'y pinili ni God upang maging anak niya. Dumako po tayo sa next question na, ano po ang fruit of the Spirit? Ito ba ay parang yung mga paborito natin prutas, kagaya ng oranges, grapes, apples, bananas, at iba pa.
Hinihiling ko pong buksan natin ang ating mga Bibles sa Galatians 5 verses 22 to 23. Sino po ang pwedeng magbasa? Sige po, pakibasa ng malakas. Galatians 5 verses 22 to 23. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Maraming salamat po sa pagbabasa ng ating Bible verses for today. Ang unang-una po ay ang love. What exactly do you love? Love ba ninyo ang mga palettes, ang mga Roblox figures, sharp pencils, colorful markers, at marami pang iba? Ang tinatawag na love dito sa Bible ay love as in action. Dito nakikita na kung hindi ka marunong mag-share ng toys sa iyong kapatid, wala kang love. Kung hindi ba't mas maganda kung sasabihin mo sa iyong mami na I love you kung ikaw rin ay marunong magligpit ng iyong mga laruan? Mas malambing iyon, hindi ba? Sino sa inyo ang nagsasabi ng I love you, mommy? You know what, kids? Mas malambing pakinggan ang I love you kapag ito ay sinasamahan ng pagliligpit ng ating mga laruan. Mas malambing pakinggan, I love you, mommy, sabay ligpit ng ating mga laruan. Habang nakikilala natin si Jesus, mas minamahal natin siya. At nakikita ito sa ating mga gawa. Ang susunod ay ang kagalakan or joy. Marahil nagbibigay sa atin ng kagalakan ice cream, swimming, and many others. So, the joy that comes from Jesus is forever. Ang joy ay hindi nakadepende kung malaki ang bahay ninyo o marami kayong kotse. It is about counting the blessings that God has given you. You will be joyful kahit na ano pang mayroon ka. At you will be full kahit na mayroong war or mayroong COVID-19. Susunod na fruit of the Spirit ay makikita sa peace, having peace. Do you worry? Children, lahat ng alalahanin natin ay ipagkatiwala natin sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Nung nakilala natin si Jesus, ang ating kapayapaan sa puso ay naroroon na at pati na rin sa ating isipan. Ang susunod na fruit of the Spirit ay ang patience. Mainit pagtubo ng plant na ito? Habang nakikilala si Jesus, lalong nagkakaroon tayo ng katiyagaan o patience upang tayo mainis habang naghihintay. Marami pa pong mga halimbawa ng fruit of the Spirit. Meron dyang kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So magkaroon nga po tayo muna ng konting game. Okay, sagutin natin ng yes or no ang bawat tanong pagkatapos ng 5 seconds. Alalahanin natin na dapat tayo ay magpakita ng fruit of the Spirit. Kung yes ang ating sagot, tayo ay mag-floss kagaya ni avocado. Kung ang answer mo naman ay no, tayo ay mag-dab kagaya ni dragon fruit. Ready na ba kayo? Kung ready na po kayo, you have to stand up and say amen! Ito ay tungkol sa kindness or kabaitan. Friend mo lang ba siya kasi masarap mag-bake ng cookies ang mami niya? Yes or no? The answer is no! Children, you have to be nice to everybody kahit may cookies man siya o wala. Okay, next! Ang goodness o kabutihan. Isa sa uli mo ba ulot mong wallet na may lamang pera sa may-ari? Yes or no? Okay, the answer is it's a yes.
I hope hindi tayo mag-atubili na piliin ang kabutihan or goodness sa ganitong sitwasyon. Okay, next fruit of the Spirit ay ang faithfulness or katapatan. Sasabihin mo ba kay mommy or daddy mo kapag may bagsak ka na grades? Yes or no? The answer is, it's a yes, of course. Ang pagiging faithful or matapat, hindi tayo dapat nagsisinungaling. Unahin natin maging matapat sa Panginoon, pati sa ating mga mommy at daddy na binigay niya sa atin po ba, pati ang pets natin, gusto din natin laging sumusunod din sa atin. That is faithfulness. Ang next ay gentleness or kahinaunan. Sasagutin mo ba ang kapatid mo ng pasigaw kapag ikaw ay kanyang sinigawan din? Yes or no? Ang answer ay no. Of course, no. Mas matuturuan mo ang brother mo ng maayos kapag maayos ang iyong pagsasalita sa kanya at hindi pasigaw. Parang kapag ikaw ay humahawak ng mga babies, diba dapat mahinahon tayo sa kanila? Gayun din dapat tayo sa ating kapwa-tao. Okay, last but not the least, self-control or pagpipigil sa sarili. Hindi maganda ang boses ng auntie ninyo, pero kanta pa rin siya ng kanta. Sasabihin ba sa kanya na, tita, pangit ang boses nyo, may inis po ba kayo sa kanya dahil dito? Yes or no? The answer is no. Okay. So, marami pong salamat sa inyong pakikisa. Sino po sa inyo ang naka 5 points? 4 points. Okay. So, dahil kayo ay nakinig pa, tunay nga kayo ay marami ng kaalaman tungkol sa fruit of the Spirit. And napag-alaman na natin ang ano ang fruit of the Spirit. Okay. So, marami pong salamat sa inyong pakikisa. Sino po sa inyo ang naka 5 points? 4 points. Okay. So, dahil kayo ay nakinig pa, tunay nga kayo ay marami ng kaalaman tungkol sa fruit of the Spirit. And napag-alaman na natin ang ano ang fruit of the Spirit. So, ang next question is, how? Paano natin makakaya ang mabuhay ng may fruit of the Spirit? Para po sa ating ika-apat na katanungan, ang how? Paano tayo mamuhay ng may fruit of the Spirit? Mahirap po magkaroon ng fruit of the Spirit all the time. Pero po, isa po sa mga inspirasyon natin sa Philippians 4 verse 13, ang sabi po doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ng ito'y magagawa natin sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Para po sa ating huling katanungan, why o bakit kailangan natin isapamuhay ang fruit of the Spirit? Upang maipakita natin na tayo ay anak ng Diyos. Kung tayo ay namumuhay at nagpapakita ng mabubuting gawa or fruit of the Spirit, tayo ay nagpapakita na kilala natin si Jesus. Siya ang puno o Panginoon kung kaya tayo dapat mabunga. Kung wala tayong fruit of the Spirit, anong klaseng bunga o mga gawa mayroon tayo? Tayo po'y manalangin. Children, let us all close our eyes, bow our heads, and fold our hands together. Sa aming Diyos na buhay, kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan niyo kami ng Espiritu upang magbunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Sa kabila po ng aming pinagdadaanan, naway maisapamuhay namin ito. Pagpalain po ninyo kami ng mainam na kalusugan, punan ang pinanda pangangailangan ng aming pamilya, at lalo na po ang paglago ng aming espiritual na relasyon sa inyo.
Salamat po, Panginoon, sa aming natutunan sa umagang ito. Ito pong aming dalangin at itinudulog sa inyong pangalan sa pamamagitan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming salamat, mga bata. Thank you, Teacher Arlyn! Sobrang dami na naman naming natutunan at siguradong itatatak namin ito sa aming puso at isip. O paano, mga ka-impact kids? Hanggang dito na lang muna tayo. Don't forget to pray and obey. See you next time!